Nagtungo ngayon sa Senado ang mga kaanak ng SAF-44 para suportahan ang panawagan para sa hustisya. Sa kanyang privilege speech, nanawagan naman si Senator Alan Peter Cayetano sa kanyang mga kasamahan na huwag madaliin ang pagpasa sa BBL o Bangsamoro Basic Law. May report si Jamsi Sante. Kung kahapon sa Kamara, ngayon sa Senado naman nagpunta ang mga kaanak ng SAF-44. Emosyonal ang ilan sa kanila nang banggitin ni Senador Alan Peter Cayetano sa kanyang talumpati ang paghahanap ng hustisya. Pero bakit tila sa loob ng 4 at kalahating taon na nakikipag-negosasyon ang gobyerno sa MILF ay tila tayo'y nabubulag sa pangako ng MILF at hindi nakikita na itong kapayapang ito ay peke at pangsamantala lamang. Para kay Cayetano, hindi kapayapaan kundi kapangyarihan ang habol ng MILF. Naniniwala raw si Cayetano na hindi ang pagbubuo ng isang Bangsamoro substate ang susi para makamit ang pangmatagalang kapayapaan sa Mindanao. Kaya nanawagan si Cayetano sa kanyang kapwa mga senador na huwag madaliin ang pagpasa sa Bangsamoro Basic Law o BBL. Inakusahan din ni Cayetano ang MILF at Government Peace Panel ng anya'y pananakot. Bakit tayo pilit na tinatakot ng Government Peace Panel at ng MILF na kung hindi natin ipapasa ang BBL ay magkakaroon ng gera? Kunestyon din ng senador kung bakit patuloy umano ang pag-aarmas ng MILF sa gitna ng prosesong pangkapayapaan. MILF ay namimili at nagpapasok na napakaraming armas. Matataas ang kalibre, mga bata po, ang nire-recruit. Muli rin iginiit ni Cayetano na hindi totoong hindi alam ng MILF na malapit sa teritoryo nila Naguta ang mga terorista ang sina Zulkifli Binhir alias Marwan at Abdul Basit Usman. Sa katunayan, si MILF Commander Wahid Tundok Paraw ang kumupkup kay Marwan, bagay na hindi raw lingid sa kaalaman ng Government Peace Panel. Sinusubukan pa ng GMA News na kunin ang panig ng MILF at Government Peace Panel tungkol sa mga pahayag ni Cayetano. Si Senator Grace Poe na namuno sa investigasyon ng Senado sa Mama Sapano incident, nilapitan ng pamilya ng SAF-44 na tumungo sa Senado. Target ni Poe na mailabas ang committee report susunod na linggo. Ito po ay maglalaman ng patas na pagturing sa lahat, subalit walang sasantuhin sa lahat ng nagkasala at may pananagutan sa batas. Para naman daw maibsan ang sama ng loob ng publiko sa isyu ng Mama Sapano encounter, payo ni Senador Serge Osmeña kay Pangulong Noynoy Aquino. Just say sorry kasi very forgiving yung Pilipino. So this was a PR suggestion. He's in a crisis of credibility. Nagpapatuloy naman ang iba't ibang investigasyon sa engkwentro sa Mama Sapano. Kanina, pinasok ng Department of Justice at ng National Bureau of Investigation ang pinangyarihan ng engkwentro. Isa sa mga pinaka-objective namin dito is to be able to situate ourselves dun sa account ng aming mga witnesses, lalo nang meron kaming isa na talagang who claims to have witnessed a lot of things. The feasibility, the possibility, and the plausibility of the story, na kung ano yung mga nakita niya. Kaya pinapa-measure ko yung area. Nalibot din ng mga tauhan ng DOJ at NBI ang maisan kung saan nakipagbagbakan ang mga PNP SAF trooper. Sinipat nila ang mga posibleng naging pwesto ng mga namaril para matukoy ang trajectory ng mga bala. Isang araw bago ilabas ang resulta ng investigasyon ng PNP Board of Inquiry, may ilang ngayon pa lang ay duduna sa kredibilidad nito. 3 beses na raw kasing pinangunahan ni Pangulong Aquino ang resulta ng investigasyon. Pero ang PNP naninindigang patas ang investigasyon ng BOI. BOI yan, inquiry yan, nagtatanong lang yan. Diba? Dapat totoo yan. Factual, objective. Hindi subjective, walang kasinungalingan. Jamsi Sante, GMA News.